basta driver, sweet lover. Sa kwento ni Kabayan Noli De Castro, ang nakilala niyang driver, isa ring mother. Siya si Rose Ann Cayetano, na nangahas, humawak ng manibela at magbiyahe ng sarili niyang pagkalaki-laking dump truck. Katulad ng maraming ina, nag-uumpisa ang araw ng 31 taong gulang na si Rose Ann Cayetano sa pag-aasikaso ng kanyang anak, ang 3 taong gulang na si Kobe. Pag nanay ka na, wala na po talagang day off. Pero hindi ordinaryong ina si Rose Ann. Pagkatapos paliguan at bihisan ng anak, diretso na siya sa hindi pangkaraniwan niyang trabaho. Dahil naglakas loob si Rose Ann na pasukin ang karaniwan ay para sa mga kalalakihan lamang. Ito ay ang pagiging truck driver. Paano ka nagsimula na maging truck driver? Pinaglabas po ako ng tatay ko ng truck. Tapos po yung driver ko, naglabas po siya ng sarili niyang unit. Kaya po nawalan ako ng driver. Sabi ko, sanay naman ako mag-drive ng maliliit na truck. Sabi ko, try ko din kung kaya ko. Oh. Eh ayun, kinaya ko naman po. Nagtuloy-tuloy po yung biyahe namin. Taong 2017, nagsimula siyang magbiyahe ng buhangin at graba. Gamit ang 12-wheeler na dump truck. Pero mula nang ipagbawal ang overloading sa mga kalsada, gumamit naman siya ng 10-wheeler truck. Mula po Pampanga, dinideliver po namin ng Taytay, Pasig. Wow. Tapos yung iba po, Bulacan. Diretso yun? Yes po, umuwi lang po kami pag weekend. Ang pahinga lang po namin pag truck ban or diskargang umaga, matutulog na po kami sa didelivera namin. Tara po, Kabayan. Biyahin na tayo. Bakit ka na? Sige po. Tara. Sumama ako sa isang biyahe ni Rose Ann para masampulan ang pagmamaneho ng isang lady truck driver. Kaya kita mo yung tao sa unahan, ano? Yes po. Saka ito naman po yung sa mga sumisingit na motor. Oo, sa motor, sa tagiliran. Ito, pag medyo malayo na, pag malayo yung tao dyan, bandaron. Marami naman po siyang side mirror. So, makikita mo sa side mo talaga kung may dumada ang motor o sasakyan o tao. Yes, sir. Ayan. Oops! Oops, 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 oops! Pulutan! Kaya walang katwira na hindi mo makikita. Yes, tama po. Ikaw ba yung naka-experience na ng aksidente? Wala pa po akong experience sa aksidente sa daan na ibang sasakyan. Wala pa po. Ay, traffic violation? Isang beses po sa NLEX. Isang beses lang? Na third lane ako bawal nga pala ako doon. Doon ka dapat sa right lane, di ba? Opo Another day, another biyahe serye. At nito lamang Hulyo ay sinimulan ni Rose Ann ang pagbablog ng kanyang pagmamaneho. Kaway-kaway sa mga babaeng driver dyan na nagbababa. At marami ang natutuwa sa mga video ng kanya mga biyahe. Ang resulta, ayan, nangihingi po ng sticker yan. Opo, akin na, abot ko. Ayan po, nakababa na po yan. Ingat ha. Opo. Ingat po. Ingat po. So, hindi ka ba nahirapan noong una sa pagiging truck driver? Sa una po, mahirap po talaga. Pero nadadaan naman po sa tiyaga, kinakaya ko na lang din po. Sabi ko nga kay darling, isasama ko siya sa vlog at siya naman ang mag-drive. Ayaw naman tumingin, napakasuplado. At sa negosyo nilang trucking, nakilala niya si Alvin, ang naging kabiyak ng kanyang puso at ama ng kanyang anak. Nung una'y kinuha niyang driver si Alvin at naging pahinante rin niya sa kanya mga biyahe. Kaya hindi ako natatakot. Panatag na eh. Matagal na rin kaming, taon din kami nagsama sa biyahe. Siyempre, tuwa ako. Proud na proud. Maliban kay Rose Ann, isa pang babaeng nagmamaneho din ng truck, ang kapatid naman niyang si Kristel na isang engineer. Nung nagda-drive po yung sister ko,
Hindi, baga nakita ko po sa kanya na kaya niya, baka rin po kaya ko. Okay. Sinubukan ko rin po. Yun naman po, kaya na, kaya kinaya naman po. At dahil sa pandemic, nawala ng trabaho si Kristel. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na maging isang truck driver din. Masaya rin si Kristel na tuloy-tuloy ang biyahe pati na rin sa kita sa kanyang trabahong ito. Pagka po tag-ulan, humihina po siya pero hindi naman po siya totally one week na wala po talaga. So ang pagiging truck driver, anong iniiwasan mo? Iniiwasan po pagka po medyo inaantok talaga pong dinadaan po namin sa tulog kasi talagang dapat kang tumulog. Opo. Mahirap po ipilit pag hindi na po kaya kasi marami pong madadamay na ibang buhay. Nakakabilib sina Rose Ann at Kristel dahil hindi lamang sila simpleng magkapatid na kinaya ang trabahong madalas panlalaki kundi sila ay mga babaeng pinatunayan na mas mahalaga na may kaalaman, kakayahan at diskarte para magtagumpay sa buhay. Anong may papayo niyo sa ibang mga kababayan katulad niyo? Wala naman pong imposible. Basta para sa pamilya, para may maitustos sa pamilya, kahit alpang trabaho yan. Hindi naman kayo nahihiya pag ano? Ay, hindi naman po. Dahil marangal naman trabaho niyo? Opo. At pawis, puyat, literal po na puyat yung puhunan namin dito sa pagmamaneho namin. Kaya hindi po kami nahihiya. Kinaya na namin. Sana eh, mas marami pang kung kakayanin naman nila. Why not? Mas malaki po ang kita dito sa pagdadrive.